Magandang umaga! Narito na naman tayo upang pag-aralan ang asignaturang math at tayo ngayon ay nasa ika-apat na quarter na para sa unang linggo. Ang ating aralin ay pagsabi at pagsulat ng oras sa minuto, AM at PM, gamit ang analog at digital clock. Sa araling ito, matututuhan mo ang pagsabi at pagsulat ng oras sa minuto, AM at PM gamit ang analog at digital clocks. Matututuhan mo rin ang pagpapakita, paglalarawan at pagtuklas ng suliranin na may kinalaman sa oras, AM at PM. Tingnan ang halimbawa sa ibaba. Suriin mo kung paano basahin at isulat ang angkop na salita gamit ang AM at PM sa analog at digital clocks. Ngunit bago yon ay alamin muna natin ang mga bahagi ng orasan sa analog clock. Sa analog clock ay makakakita tayo ng mga bilang mula 1 hanggang 12. Ang unang kamay ng orasan na makikita natin ay ang oras. Ang maikling kamay sa orasan. Ang unang kamay na binabasa sa orasan. At binabasa ang mga bilang ayon sa mga itinuturo nito. Ang pangalawang kamay na ating makikita naman sa orasan ay ang minuto. Ito ang mahabang kamay sa orasan. Ito ang pangalawang kamay na binabasa sa orasan. At binabasa ang mga bilang ng tig-5. Ang kamay sa orasan na kadalasang pula at ang pinakamabilis ay ang segundo. Subukan nating alamin ang oras na ipinakikita sa analog clock. Ang oras ay nakaturo lagpas sa bilang 1. Dahil hindi pa umaabot sa bilang 2, ang oras na ating ilalagay ay nasa ika-isa. Ngayon naman ay masdan natin ang pangalawang kamay sa orasan, ang minuto. Ito ay nakaturo sa ika-5. Dahil ang minuto ay binibilang ng tig-5, 25 ang ating isusulat sa minuto. At kung ang oras na ito ay makikita natin sa hapon, ang ating ilalagay ay PM. Maaring basahin at isulat sa pamamagitan ng sumusunod na mga salita. Ika-isa at 25 minuto ng hapon. 25 minuto makalipas ang ika-isa ng hapon. 35 minuto bago maging ika-2 ng hapon.
Narito ang iba pang mga halimbawa. Ating alamin ang mga oras ayon sa ipinakikita ng mga larawan. Ang oras ay nakaturo sa ikatatlo at ang minuto naman ay nakaturo sa ika-anim. Ang tamang sagot ay 3:30. At kung ang oras na ito ay makikita natin sa madaling araw, ang ating isusulat ay AM. Dumako naman tayo sa pangalawang halimbawa. Ang oras ay nakaturo sa ikadalawa. At ang minuto naman ay nakaturo sa ikalabindalawa. Isusulat ang dalawa sa oras at dalawang zero naman sa minuto. At kung ang oras na ito ay makikita natin sa hapon, ang isusulat natin dito ay PM. Ang mga oras ay maaari nating basahin bilang ikatatlo at tatlumpo ng umaga. Sa pangalawang halimbawa naman ay ikadalawa ng hapon. Ngayon naman ay ating pag-aralan ang mga bahagi ng orasan gamit ang digital clock. Ang unang bilang na ating makikita ay ang oras. At ang pangalawang bilang naman, ito ay ang minuto. Unang binabasa ang oras, sinusundan ng minuto. Ang oras ay 5:30 o 5:30 AM. Maaring basahin at isulat sa pamamagitan ng sumusunod na mga salita. 5:30 ng umaga at 30 minuto pagkatapos ang 5 ng umaga. Sa oras, ang ibig sabihin ng AM ay anti-meridiem, before midday. At ang PM naman ay post-meridiem, o after midday. Ang AM ay mula 12 at 1 ng madaling araw hanggang 11 at 59 ng umaga. Ang PM naman ay mula 12 at 1 ng hapon hanggang 11 at 59 ng gabi. Narito pa ang iba pang halimbawa. Iguhit ang oras na 4:50 ng hapon o PM sa analog clock at isulat ang angkop na salita nito. Ang oras ay nakaturo sa pagitan ng 4 at 5 at ang minuto naman ay nasa 10. Kung makikita natin na ang kamay na oras ay nakaturo malapit na sa 5 sapagkat ang minuto ay malapit nang maabot ang 12. Nangangahulugan na ang oras ay malapit nang maging 5. Ang oras na 4:50 PM ay maaaring basahin at isulat sa pamamagitan ng sumusunod na mga salita. 4:50 ng hapon. 50 minuto makalipas ang 4 ng hapon. 10 minuto bago maging 5 ng hapon.
Tandaan! Ang mahabang kamay sa orasan ay kumakatawan sa minuto. May katumbas na 5 minuto ang bawat isang hakbang na bilang. Ang maikling kamay ay kumakatawan sa oras. Susunod na aralin. Paalam!